andito si Draco. So, ayan. Nag-iingay na siya. Nakikiingay din siya. Nakikibati din siya. Hi, Wolfers. Wolfers? So, ayun. Kaninang madaling araw ng anak na si Molly. 8 puppies. Ang buhay. And live. And kicking. Ang gulo ko, no? Well, anyways. Ayun na nga. Ang saya. Kasi nanganak na siya. Ang daming puti. So, it's raining whites again. For the second time around. Rolo Molly litter. Tunin niyo po yung video na sinote ni Mark kanina. Madaling araw kasi ako sleeping beauty pa. Sorry. Yes, sorry, Mol. Pero, ayan. Tulak mo. Loko ka. Mmm. Tulak mo na. Yari mo. Oh, yari mo. Ayan, ayan, ayan. Yari mo, yari mo. Oh, po, malaki. Hop, hop. Good job, Molly. Good job. Teka. Wait. Pawak lang siya ka. Buntin na yung pinakabuo niya. Very good, very good. Bunting? Yun po mo ng ano, sir. No, no, no. Ano, ano, no. Ano? Yung? Ah, yung plastic. Sige, 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 sige. Oops, 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 oops. Oops. Napaka-relax mo magpunit ng ano ah. Sino po? Ikaw, napaka-relax. Natural na natural. Kumbaga, walang halong chemical eh. Yung iba kasi, mas prepared nila na wala ng gloves. Kasi, madulas nga araw eh. Minsan pagka may gloves eh. Pero sir, make sure na ahawak sila ng ano, ng gloves na ganyan. 50 pesos sir, sir. May nandiyan yung tubig. Teka lang, teng. Sige. Yung tubig raw na nandiyan. Female, around 7:50 to. 51, 7:51 a.m. Ayan, 7:52. 7:52 a.m. female. Good job, Molly. Sir. Saka ang ganda, bumubuo yung ano niya, no? Yung placenta, yung intact na intact. Mas okay yun. Mas okay yun, wala matitira sa loob. Yun ang pwede ikamatay ng dam. Pag may naiwan dun. Saka nakita mo very healthy siya, no? Gumagalaw na kaagad talaga. Ang unang gugupitin yung may bandang may itim, no? Yun. Yun so, para mga after 3 kasi to 5. Kasi ang dugo po nalalabas doon, yun nang galing doon sa placenta. Okay. So, pagka dito niyo po ginupit, automatic, tatagas na agad yung dugo niya yung gamit din sa niya. Mga papi. So yun po, kailangan matuyo muna siya ng konti, mahanginan, kaya doon po natin gugupitin. So, nung nahanginan siya, parang nag-close na yung dugo na galing sa tuta. No? Di ba po ang tao, pagka nagkasugat, nahanginan, natuyo, hindi na dugo-dugo ulit. Uh-huh. Ganun po sila. Ganun din. So ito ay female. Molly, ah, very good ka. Hmm, ako. Kakatapos nga lang. Lalakbo lang dyan. So, siguraduhin na nakapuppy boss ang tuta. At siguraduhin na hindi mababagsak ang tuta. Hindi babagsak yan, sir. Baka hindi naka-adjust yung lock. Meron, sir. Naka-adjust po. Mahirap dyan. Dapat siguraduhin yung naka
may stopper kasi mamaya mapindot nyo lahat. Sayang. Malakas. Huwag na huwag magbibigay ng papi mo sa ibabaw ng dila. Marami na namatay dito, sir. Malapot po kasi ito. Umabara. Sa ilalim ng dila dapat. Okay, Molly. Molly. Medyo may pagkapasaway itong si Molly sa pagpapadeli. Huwag manipa. Dumidedi na sila. Yung pinakamaliit, si Yellow. Ang liit niyan talaga. Nag... Pero dumidedi naman na. Saka ang ganda ng kulay niya. Oh. Yung uso ba? Pulang-pula, di ba? Kasi may maganda yung circulation ng dugo. Ay, naninipa ng camera. Molly! Ayaw pabigyan yung baby mo, ha? Pero nakaharot lang siya. Kala mo eh, tuta pa rin. Pero meron kasi kaming kaibigan na ang galing mag-alaga nung nanay, pero yung pang-apat kinain niya yung ano niya, yung papi. Mahina ang papi siya, hindi makakasurvive. That's the reason kaya kinakain na nila. No chance of survival yun, alam po nila, instinct ng... Pero kung ano... Nandam yun. Kung napigilan mo yun, wala, hindi, hindi baka... Rin maka, hindi rin mabubuhay, sir. Hindi rin mabubuhay ang papi. Yeah. Kahit napigilan mo, ako. Wala po silang pinagkaiba sa pusa na pagka nanganak at mahina ang papi, alam na mamamatay. Yung mga titin, ganun din kinakain. So, nila. Pagka kinakain talaga nila, ibig sabihin... No chance of survival. No chance of survival talaga yun. Buti na lang nandito ang tropa natin si Errol, no? Napakagaling, hindi natulog. Ang bait ni Molly, oh. First time niya talaga, kala ko yung hindi nang iisnap. Ayaw pa magpa-dede niya nung una. So, ang normal na panganganak ng aso talaga ay 60 to 65 days. 60-65 days with an extension of one day. Based dun yun sa unang pagkakastad sa kanya. No? Saka ang ano, pagkan... Dumidede yung tuta kasi sa nanay. Ang alam ko, nakakapag ano yan, induce ng contraction. Kaya mas maganda na habang ano, pinapadede talaga yung mga tuta. Make sure, sir, kahit nanganganak pa ang isang aso at nakapaglabas ng papi, make sure na makakatikim ang papi ng kahit konting gatas ng nanay bago yan. Ilagay sa box. Dahil yan dun sa colostrum. Yes, sir. Maternal immunity. Pinakagat niya. Bilis yan eh. Isa ka na po yan. Ayun na po yan. Dito na po ang putol eh. So ikaw nagdarangay ka ng betadine? Sa? Sa pusod. Hindi na, sir. Hindi na? Hindi na po. Basta importante, sir. Lahat ng gagamitin sa kanila is sanitized. May cure na ibabad sa alcohol, naka-gloves, tapos ang kamay natin eh, ang gunting, basta lahat kailangan dumaan sa alcohol bago humawak ng papi. Kasi medyo masailan pa ang ganito, lalo na't yung pusod nila open pa. So, matikitan, masyadong kong sa bakteriya.
kagaya nito kanina, sir. Itong malon ito. Pinanasa namin ang alipo ng gamit nila. Sanitize na pa ka na ganyan. So, sobra. So, yung puti, lalaki, saka babae. Talagang walang sablay. May puti talaga si Morning nilalabas. Alam mo, i-distract ang puti sa'yo. Pwesto, babis niya, puro puti eh. White producer to, sir. Ito ang white producer natin dito. Una, anim na puti ang nanon. So yung paglalabas niya, hindi naman siya masyadong nahirapan. Ako rin, sir, ang laki ng tulang ng BCO. Okay. Automatic, kung i-irip pa lang siya, papahiran ko na agad. Mayroon kasi siyang nilagay na ano, BCO. Papahiran mo na kaagad. Paglabas, iniiring niya pa lang, papahiran mo na. So paglabas ng papi sa bungad, ididiin mo lang yun sa pinakapuyerta niya, patulak o pasok. Ikaw muna tumakas mo. Email din, sir. Ha? Email din. Email din? Yes. Email. Email, okay. Email. Si ano, ganyan. Si Bellatrix, yung anak ni Arya. Ang liit, parang ganyan lang lumabas. Pero, hinabol niya yung pinakamalaki eh. Molly. Bilis ka naman ng water. Hindi ako muna ito sa Papi Boost. Oh, Papi Boost time. Pagbibigay mo nito sa ilalim ng dila. Sa ilalim ng dila. Bakit po sa ilalim ng dila? Para mas mabilis ma-absorb. Hindi, sir. Para po hindi siya mag-choke. Okay, okay. Yung po ang main reason niyan. Sa ilalim ng dila, guys. So, po. Papi Boss. Hindi niya naman po may titik talaga lahat yan. Merong malalaglag yan. Kunti na. Okay na siguro yan. Napakahalaga rin yan, Papi Boss. Alam mo nababad siya, sir. Alam mo nababad sa dyan. Tagal matuyo. Ah, so yung iba mabilis lang matuyo. Pagka, ibig sabihin, pagka po matagal siya matuyo, lalo na't wala ng balot na lumabas sa kanya, yun ang isa sa ko, sir. Kaya sinasabi po sa inyo na tayo ay magbigay ng antibiotic. Kasi yung dila niya na yung kagaya po nitong dilaw na to, nakita nyo kanina, puro dilaw yung papi. Ikaw, wala pa tayong antibiotic. So, kahit mamaya, sir, yun, pagkatapos. So, kahit mamayang hapon? Po, kahit mamayang hapon po. Basta within a day, mabigyan po ang dam. Pero okay lang ba yun? Nagpapadaily siya? Okay lang po. Okay lang po. Actually, sir, hindi na naman maapektuhan yung papi kasi sa gatas eh. Okay na po yun. Ano, Molly? Very good ka. Dapat tuyong-tuyo siya.
So pwede nang gupitan ulit. Diba po kasi sa dugo ng pusod pagka dinirekta mong ganun kahaba ang putol agad yung ganun kaikse. Yun yung sarap. Hindi siya nagtumutulo talaga ng talagang tulo. Diba? Yun po. So yun para sa lakas ng papi eh, hindi mabawasan yung dugo sa kanila. Kailangan nasa loob lang ng katawan nila, walang lalabas. Ako po hindi ko pinag-aralan to, pero true experience lang talaga, sir. So, mga ilang beses ka na nakapagpaanak ng aso? Hindi lang siguro pang 40 si Molly. Ganun, mga 40. Yes, sir. Kahit naman sa mga tropa, sir, ako ang takbuhan, ako ang tinatawag pag ano. May mga mga nganap. Alam kasi lang hindi ako natutulog kahit dalawang araw bantayan. Sabi ko yung mga nakabara sa gando nila. Matatanggal lang po kasi ng sir yung mga nandito. Mm-mm. What if ang gandito po ang bara niya? Okay. So, hindi po talaga mauubos. Kaya lang wala kang candy. Okay lang sir. Iisan na lang. Grabe si Molly, oh. Kala ko tapos na. Ilan na po, hindi na kayo magkakasya dyan. Parang meron pang 8, ah. Hindi pa tumatayo, sir, eh. Hindi pa tumatayo. May chance pa maglabas yan. Ang daming mag-anak talaga ni Molly, no? Hindi, sir. Kaya ako po kayo pinagtitira. Bihira. 8 ang una, susundan ka na kahit 7 man lang. Halos wala ako nakakitang ganyan. Hindi pwede mag-consistent ang anak ng aso. Pag nanganak po ng una yan, at the second, pagbabawas yan, 5, 4, yun lang po ang ibibigay niyan. Sa kanya ko lang nakakita yan. So, isa lalaki yung huli. Huli nyo, Abbas. May lang ang huli. Hanapan natin ang magandang collar. Blue! May blue collar dyan. Lagyan natin. Subscribe to CB Wolf Kennel. Click the subscribe button and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aming YouTube videos, mga latest YouTube videos. And don't forget to Draco. Sabi niya, don't forget to like our page also. Ayan po ang page namin, CB Wolf Kennel. Also, Draco, ano yun? Don't forget to follow us on Instagram. And mga Wolfers, oh, ano daw yun, Draco? Huwag daw natin kalimutan i-like yung aming bagong page, yung CB Wolf Kennel Milk Tea Shop. Yan. So, sa mga taga-Rizal, hello guys! Visit kayo sa aming milk tea shop dito sa Rizal. So, yun lang po! Bye!